yung 15 years old na bata. Dalagita. Nakaupo siya dito. Yung mga tao nakaupo, katabi niya, pag-react niya, nag-pray ako dito sa loob, nag-react yung bata, Darwin! Sinabihan ako ng mga demonyo dito. Darwin! Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, sabi si Banghelyo, dili na siya makalakaw, makalakad ng kahit saan dahil dumugin siya ng mga tao. Bakit dumugin si Kristo sa mga tao galing sa iba't ibang lugar? Bakit? He is the magnet of love. Di ba? Sa Cebu, Bato Balani sa gugma. Sama ng Bato Balani, magnet of love. Yan po ang Diyos. Yan po si Kristo na ating sinusunod. Magnet of love. Tanungin natin yung sarili natin. Magnet of love ba tayo? O may sangla na tayo? Yung sakit na sangla, i-isolate ka. No? First reading, may nasakit na sangla. Saan siya titira? Dun sa labas, sa kampo. Isolated siya. Hindi siya pwede sasama sa mga tao. Isolated siya eh, dahil may sakit siya na sangla. May sarili siyang mundo. So kahit hindi tayo nasakit na physically ng leprosy, pero minsan ay may sakit tayo parang leprosy. No? Gusto natin iiwas sa mga tao. Oh, sino ba itong mga taong ito? No? At titira tayo sa labas ng kampo. No? Bakit? Yung character natin ay may sakit. Ang pangalan ng sakit ay leprosy. Kung yung mga tao ay iiwas na sa'yo, kapag may sakit ka na sangla or leprosy, hindi lalapit yung mga tao sa'yo. Iiwasan ka sa mga tao. Dahil may nakahawa ka, makahawa ka na sakit. Amen? Ngayon, yung mga kapatid natin, yung mga katabi nyo, no, hindi ba iiwas sa inyo? Hindi? So, wala kang sakit ng leprosy. Kapag matatakot yung mga tao sa'yo, dahil sa ugali mo, may sakit tayo. Leprosy. Yung ating ugali ay may sakit na tawag, leprosy. Pero si Kristo, kahit may leprosy, ay pupunta kay Kristo. At sabi ng may sakit na leprosy, pagalingin niyo po ako. Kung gusto niyo, gagaling talaga ako. Sabi ni Kristo, naawa si Kristo sa kanya. Hinipo ang may sakit at sabi niya, gusto ko. At ano nangyari sa may sakit? Completely healed. So tanggapin natin na may sakit tayo ng leprosy. Minsan, iiwasan natin yung mga tao natin dahil yung ating isipan at ating puso ay puno ng tampo. Puno ng galit. Puno ng puot. Totoo, hindi. Iiwas tayo. Bakit?
yung ugali natin ay may sakit na. Ang karakter natin ay may, anong tawag ng sakit? Leprosy. Aaminin natin, kasali itong nagbigay ng humiliya, may sakit din. Anong sakit? Leprosy din. Minsan, kasali din itong naghumiliya, no? Natamaan sa kanyang sariling salita. Ano si Father Darwin? Natamaan din. Bakit? May tama siya. So, kung aaminin natin na tayo ay may sakit at lalapit tayo sa kanya, sa simple na hipo niya, ay pagagalingin natin ang masama nating ugali. Ang ugali natin na may sakit. Kumusta naman kayo sa iyong asawa ngayon, no? Father, ngayon na matanda na kami, nagsasama pa ba kayo? Yes, Father. Pero natutulog na kami sa hindi na kami kasama sa isang kwarto. Bakit may sakit na ba kayo? Kung hindi na kayo magsasama dahil matanda na kayo, may sakit na kayo. So natutulog na kami sa Father. Hindi na kami kasama sa isang kwarto. Bakit? Nanimaho naman may anso. Ano sa Tagalog ang nanimahong anso? Nangangamoy ng panghi. Ah, panghi din ang anso. Ah, napibag-ong vocabular. Panghi. Nangangamoy ng panghi. Panghi ba ito? Dakto ba ito? Panghi. Pangihi. So, lahat tayo ay may sakit. Hindi siguro physical, but psychological, emotional, and behavioral. Sino bang makapagaling sa kay Father Darwin? Si Kristo lang. At sa pagpunta niyo dito, ang ibibigay namin sa inyo ay si Kristo. Sa pamagitan ng Sacrament of Confession, anointing of the sick. Kasama ko yung mga kasaman kong pari, si Father Martin de Lampagos, ang nagmimisa natin kanina, alas 8. At si Father Dindo, nandito din. At si Father Mayong. Sila po ay magbibigay sa inyo sa sakramento. Ito ang ilagay niyo sa isipan ninyo at sa puso ninyo. Every time lalapit ka sa lahat ng pari, sa buong mundo, basta paring Katoliko, tinatanggap mo si Kristo. Why? Jesus is the one instituted the 7 sacraments. Amen? Sinong nag-institute sa 7 sacraments? Si Kristo. Kaya nga, sabi ni Kristo, I will abide you until the end of the earth. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Hindi pa natapos ang mundo. So, sinasamahan tayo niya sa pamagitan ng kanyang iglesia, sa kanyang mga kaparian. Kung may sakit kayo, sabi sa Ebanghelyo ngayon, pahiling ka mo sa pari. Oh, punta kayo sa pari. Saan ba kayo pumupunta? Sa albularyo, Father. Bakit sa albularyo, pare, ang sugod ni Kristo? Pahiling ka mo sa pare. Saan kayo? Sa pare po. Kahapon, may ina-exercise ako na isang albularyo. Kung may bumabalik kahapon, nataka-witness kahapon, dito sila na nakaupo. Yung unang ine-exercise ko, yung nanay. Dahil yung nanay nakatanggap bago mamatay ang kanyang lolo. Nakatanggap siya dahil yung lolo niya ay albularyo. So bago mamatay yung albularyo na lolo, dapat mapasa po yan. So siya ang nakatanggap ng pasa load. Ngayon, nakatanggap na ba kayo ng pasa, Lord? Yun po ang nangyari. So, sa pakikinig nila sa ating online evangelization, namulat sila sa katotohanan from Alicia Bohol. So, inuna ko yung nanay, nag-renounce sila dito, at yung anak niya, na favoritong anak niya, na ang plano niya, siya din ang makatanggap kung mamatay na siya sa pasa, Lord.
yung 15 years old na bata, dalagita. Nakaupo siya dito, yung mga tao nakaupo katabi niya, pag-react niya, nag-pray ako dito sa loob, nag-react yung bata, Darwin! Sinabihan ako ng mga demonyo dito. Darwin! So, yung mga tao katabi niya, so, nahawa na ni, nahawa na. No? Natatakot na yung mga katabi niya. Umalis na yung mga katabi niya dito. So, lumabas ako dahil kinuha ko siya. So, nasaan na ba yung mga tao dito? Dahil natatakot yung mga tao. So, Satan is real. Ganyan kadelikado ang paglapit sa mga albularyo. Marami, no? Ah, maririnig nyo mamaya, no? Sisigaw yon. Ito si, anong pangalan mo, sis? Si Jocelyn from Davao. Pero, bakit sumigaw ka last Friday, sis? Hindi mo na alam? Nagtatagalog ka din? Tagalog ka ba? Hindi, nagtatagalog ako dito. Sinagot ako niya doon sa likod. Tama na! Di ba, bro? Nandito yung asawa niya. From Davao sila. Paulit-ulit, ilang ulit yun, bro? Sabi niya, tama na. Yeah, maraming beses, no? Tama na! Tama na! Minsan ay may mag-react while nag-talk pa ako. Bakit ipatigil ako ng mga demonyo? Dahil hindi lang gusto na malaman ng buong sambayanan ang katotohanan. Bakit? Si Kristo ang katotohanan. Siya ang daan. Siya ang buhay. John chapter 14 verse 6. Nandito din si Brother Juban. No. Lumaki yung tiyan niya. Ngayon ay lumiit na. Pati na yung bayag niya lumaki hanggang tuhod. Bayag yung itlog niya. Sabi ng asawa niya, bakit ang bayag lang ang lumaki? Nag-reclam. Saan yung misis mo, bro? Andun sa likod. So, ngayon, nandun siya sa hospital. Ang kanyang oxygen ay ginhawa niya dito na. Oo. Sabi niya, parang mamatay na ako, Father. Pinuntahan ko doon, dating daan sila. Pero ngayon, bagong daan na. Huwag ka nang bumalik sa dati, ha? Hindi maganda yung dating daan. No? Bagong daan. No? So, bagong daan. Ito po ang Iglesia Katolika. And then, binibless ko sila. And then, nagkumpisal. And then, sa pag-deliverance ko sa kanya, nakita po ng mga doktor, dalawang doktor. Hindi na siya makagalaw. Dalawang kamay niya nandito. Pwede niyo siya ma-interview mamaya. Yung paan niya, grabe. Doble yung laki. Ayan, lumiit na. Yung bayag niya, bumalik na. No? Kung kayo, nagdududa, pwede niyong i-examine. Just imagine, ha? Umaabot sa tuhod niya. And then, pag-deliverance ko sa kanya, dun sa provincial hospital ako nag-deliverance sa kanya. May 8 demonyo nakapasok. Nagpakilala pa. Dahil yung mga demonyo, may open demons. Kahit hindi, bawal yung dialogue with the demons. Bawal po makipag-usap sa demonyo. Bakit ba malalaman natin yung character ng demonyo? Dahil nagsasalita sila. Kahit hindi mo sila kinausap. Dahil may dalawang uring demonyo. Open demons, kahit hindi ka nagtatanong, nagsasalita. Mga marites na demonyo. Tinatawag sila na open demons. Meron ding closed demons. Yung closed demon, kahit tatanungin mo yung pangalan mo, niya, ay hindi nagsasalita. Okay? Bawal makipag-usap sa demonyo. Sasabihin mo, kumusta ka na dyan? Kumakain ka na ba sa loob? May dala akong pagkain sa inyo, no? Ano bang gustong ialay namin sa inyo, no? Hindi mo kausapin. Bawal yung mag-dialog ng demonyo. Anong approach ng mga exorcist? Imperative command. Tell me your name. Tell me your number. Imperative command.
Do you put a cursed object in his body? Yes or no? Tell me your entry points. Hindi sasabihin ng mga exorcist, kumusta ka na dyan, Lucifer? No. Ilang taon ka na ba nakatira sa katawan niya? Gutom ka na ba? Kumain ka na ba? Natutulog ka na ba? Bawal makipag-dialogue sa demonyo. Pero ang exorcist, may kapangyarihan siya to command the unclean spirit because of the authority given to him from the bishop. Okay? Walong demonyo. At nagpakilala pa ang mga demonyo. Satan is real. Amen? Tinuturo namin sa inyo yung prayer ng simbahan because all of you can deliverance your house as long as you receive and practice cares. Nabaliktad yung relo ko, no? Exactly 2, magsimula na tayo. Tatawagin yung pangalan ninyo. And then, ang team ang mag-assist sa inyo, mag-examine sa inyo kung meron ba kayong halong chemical. No? At kung may halo kayong chemical, makikita tayo mamaya. No? Or schedule ka next week for exorcism. So ngayon, magsimula na ako alas, ano, sino yung i-recommend ng case officers natin? Ang uunahin ko sa pag-exercise. While tatawagin yung mga pangalan nyo, huwag kayong matatakot dahil may sisigaw dito. No? Sinabihan, yung dalagita, 15 years old, may revelation yung demonyo. Kahit hindi ako nagtatanong. Sabi ng mga demonyo, kahapon, sabi ko sa kanila, I ask them imperatively, tell me your name. I am the one. So tell me your name in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kapag sasabihin na nilang pangalan, yun, maganda yun. Malapit na po yun. I am the one. I am Lucifer. No. So tell me your numbers. Numbers is ilan sila? We are 100 and her body, 100 unclean spirits. No? Yung sabi ng mga demonyo, Darwin, huwag niyong ipakasal ang kanyang mga magulang. Dahil sila ang entry points ko sa kanilang pamilya, maliban sa pagka-albularyo nila. No. Kahit hindi ako nagtanong, no? Darwin, stop. Natatakot ang mga demonyo sa prayer ng simbahan. Grabe, no? Kaya nga, proud ako na ako ay Katoliko. Proud ba kayo? Ikaw, bagong daan ka na. Ang dami ngayon bumalik sa simbahan because during they are member of the Catholic Church before. Walang nagpaliwanag sa akin nila about sa kagandahan ng simbahan na tatag ni Kristo. Kung bibili kayo ng damit, original. Kung bibili kayo ng sasakyan, quality kayo. Di ba? Quality dyan. Kung bibili kayo ng sasakyan, branded dyan. Proven and tested. Kung sa simbahan, peke ang pipiliin nyo, dapat original! Uy. Kaya nga, tinatawag tayong Roman Catholic. Bakit? Bakit tayo tinatawag na Roman Catholic? Hindi na niyan agawin yung pagka-Roman Catholic natin. Maraming Catholic ngayon, pero hindi Roman. Pero bakit Roman Catholic tayo? Dahil doon na ilibing si Pedro sa St. Peter's Basilica. Hanggang ngayon, yung mga buto ni St. Peter nandoon sa ito yung altar sa St. Peter's Basilica. Ito, altar. Sa ilalim ng altar, may cave doon.
nandun ang mga buto ni San Pedro. Hanggang ngayon, nandun ang ating Santo Papa. Why? He is the successor of Saint Peter. Kaya tinatawag tayo Roman Catholic. Bakit ba kailangan natin makonek kay Pedro? Dahil si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Amen? Hindi naman pinaduplikit ni Pedro yung susi. Sinabi ni Kristo, ipaduplikit mo yung susi ha. Ibigay mo ni Kibuloy at ni Eli Soriano. Wala. So si Papa Francisco lang ang nakatanggap ng susi. Direct to Saint Peter. Amen? So bakit kayo Roman Catholic tayo? In connection to the faith of Peter. In connection to the authority of Saint Peter. Given by Jesus Christ in Palestine. Amen. Saan nagsimula yung simbahan mo? Sa Amerika. Doon ba namatay si Pedro sa Amerika? Saan ba natatag ang simbahan mo? Made in the Philippines. Dito ba na ilibing si San Pedro? Wala. Sa Roma po. It is attested by great archaeologists throughout the whole world. Hindi na po yan maano. Yung ebidensya, nandun ang buto niya. Yung mga archaeologists na po niyan ang nagpatunay. Amen? Natutuwa ba kayo? Kung yung iglesia mo ay nagsimula lang sa Pilipinas, uy, delikado po yan. Piki yan. Kung kayo ang papiliin, may piki na damit at may original, ano ba yung papiliin? Ibibigay sa inyo? Original or piki? Oh, very good. Kung original lang na damit, lalo-lalo na yung simbahan, original din. Kung ang iglesia ni Kristo ang tunay, ako po ay hikayatin ko kayo lahat na lilipat tayo sa iglesia ni Kristo dahil ang iglesia ni Kristo ang tunay. Handa ako na huhubarin ko yung clerical ko at maging iglesia ni Kristo. Kung ang iglesia ni Kristo ang tunay, kung ang born again ang tunay, mag-born again tayo lahat. Kung ang dating daan ang tunay, mag-dating daan tayo lahat. Pero hindi naman sila tunay eh. Mukhang tunay lang. Pero tayo, ang Iglesia Katolika, maraming makasalanan sa simbahang Katoliko. Totoo, hindi. Maraming sugar rule. Totoo, hindi. Maraming walang direksyon sa buhay. Totoo, hindi. Pero sa ibang sikta, mababait sila. Totoo, hindi. Pero bakit wala ni isa na naging santo? Kahit sa kabaitan nila, bakit ni isa walang naging banal sa kanila? Bakit? Hindi nyo alam ang sagot? Tatag sila ng tao at ang tao ay hindi banal. Amen? Bakit ang simbahang Katoliko maraming kasalanan? Walang direksyon sa buhay! Bakit ang daming naging santo? Dahil ang nagtatag nito ay hindi ordinaryong tao. Si Kristo. So, naunawaan na ninyo. The church is holy not because of the members. The church is holy not because of the leaders. Why the church is holy? Because of the founder. Ulitin ko ha. The church is holy not because of the members. Mga members man ta. The church is holy not because of the leaders. Father, iiwanan ko yung mga kasambahan, Father. Dahil may kilala kong pare. Walang modo, Father. The church is holy not because of the leaders. The church is holy because of the founder, Jesus Christ. Amen? This church is proven and tested. Iiwanan ninyo at papalitan ninyo sa simbahan na ni isa walang naging banal? Uy. 1 Corinthians chapter 14 verse 33, the church of God is called the church of the saints. Anong simbahan ni Kristo natatag? Simbahan ng mga banal. Kaya nga, yung ating parokya ay ang pangalan nila mga banal. Oh, Saint Agustin Paris, di ba?
Pumunta kayo sa Panglao, St. Augustine Parish. Sa Lubok, St. Peter and Paul. Taga saan kayo? Yung Kalape, St. Vincent Ferrer. Dahil ang mga simbahan ay tatawagin ng simbahan ng mga banal. So, naintindihan niyo? Yung mga simbahan natin, yung mga parokya natin, may patron na banal. Meaning to say, ay ang patron na yan ay ang ating modelo sa ating parokya. Sa pagsunod natin ni Kristo, naging ganap na siya. Okay? Meron naman tayong Bisaya na obispo na malapit na maging santo, si Bishop Kamumot sa Karkar. Kilala niyo si Bishop Kamumot? Yan, Chupilo Kamumot sa Cebu. Malapit na siya maging canonize. Banal na talaga siya, pero ang official pronouncement, ang simbahan ang mag-pronounce niyan. Bakit? Siya lang nakatanggap ng susi. Hindi si Kay Buloy. Hindi din si Felix Manalo. Si Pedro lang ang nakatanggap ng susi. Amen? So, ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. After sa yung religious items ninyo, ha? Yung oil, yung salt. Diyan lang kayo sa inyong saan kayo nakaupo. Huwag na kayong lumapit sa akin, ha? At yung mga hindi na hirapan na naka-receive na kayo ng communion kanina, di ba? Dahil nag-misa tayo alas 8. So, sa mga may sakit, dublihin nyo yung pagsimba ninyo. Okay? Dagdagan nyo yung pagsimba ninyo dahil ang ma-receive natin, ang tunay na katawan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na namimigat yung katawan mo? Ha? Medyo. So, sa pagpasok siya dito sa exorcism room natin, kahapon, nawala na siya. Hindi mo na alam yung pagpasok mo dito? Grabe na siya yung pagsigaw niya, no? Meron ka pang nakikita ngayon? Meron pa? Ilan sila? 8 din? Diba 8 yung nakita mo last Friday? Pero ngayon, ilan na sila? 6 na lang. Nakuna ng 2. No, hindi lang tayo magmamadali. No. 6 na lang daw noon na natira. No. So, nakikita mo pa? Sa katabi mo? No. So, open yung third eye niya. So, i-close natin at yung asawa niya, yung mister niya, pwede naman mag-deliverance sa kanya kung gusto silang uuwi dun sa Davao. So, knowledge is power. Pwede kayo mag-deliverance. Honestly, yung mga pasyente natin, lalong-lalo na yung tatay, ini-empower ko na siya mag-deliverance. Kung gagawin niyo po yan, ang daming mga sakit na gagaling. Ha? Using the sacramentals of the church. Natutuwa ba kayo ngayon? At dahil din sa mga sacramentals na iyan, Padre Bayong, tapos ka na? Anointing of si Father Mayong, mag-anointing of the sick, yung mga may sakit, ha? After sa blessing ko sa sacramentals. So ngayon, magsisimula na ako at tatawagin na po yung pangalan ninyo. Okay? To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.